So yung asap mga kacha, today is another day, no, mga kacha, at ngayon is month of December na, ngayon is December 1, napakabilis ng panahon, ng araw at ng oras sa mga kacha, at ngayon ay December na at ilang days lang magapasko at bagong taon na, no, mga kacha, and magka 2024 na this upcoming, no, mga kacha, kaya basta yun na yun. So dito sa video na ito, no, mga kacha, ay mayroon na naman tayong re-review. Dalawang guitar effects or guitar pedal. Kung mapapansin naman ninyo, no, mga kacha, dito sa pedal ko na ito, no, may mga nabago at may nabawasan, no, mga kacha. So kung napanood naman ninyo dun sa mga nakaraan kong video, ay apat lang yung guitar effects ko. Bakit nawala yung Vox Storm Lab 2G ko? Kasi dahil sa ingay kapag nag-clean ako, no, mihina yung tunog ko kapag naano ko siya sa amp, no, lalo na kapag nakatapat yung mic dun sa amp at di ko mapakinggan yung tunog ko, kaya tinanggal ko muna siya. Kaya ito muna yung mga ginagamit ko ngayon na effects, no, mga kacha. So yung i-review natin, guitar effects, no, na which is itong dalawa na ito. At ito ay galing kay Kuya Marvin, kahit din yung tuner, no. Ay, pero sa akin na rin ata pinauwaya ito. Kaya thank you Kuya Marvin sa pagano mo sa akin dito sa mga pedal mo ito. At more blessings na dumating sa iyo. So ang i-review natin ay itong yellow compressor at yung Kaleen Clear Boost, no. So ano ang purpose nitong dalawa na ito, no, mga kacha? Kaya yan ang ating pag-uusapan. So unahin muna natin na i-review, which is itong yellow compressor, no. So itong compressor na ito, marami kasi ako nakikita nito sa TikTok, sa YouTube, or sa Facebook na mga gumagamit nito. Like na si Mook Station, si Kamook, no. Nakita ko dun sa kanyang rig rundown na bago niya, ay meron na nakitang yellow compressor. Ano ba ang purpose nitong yellow compressor na ito? Based on my observation ko dito sa compressor, bumibigay siya ng ano, mabigat na tunog kapag pagdating sa mga clean. Kaganda rin ito kapag sa ano, kapag tayo tumutugtog ng mga cleans. Settings ko dito, sa volume ko mga quarter to 11, tapos yung compressor ko same din, tapos yung EQ ko mga nasa quarter to 10. Bigyan ko kayo ng sample or demo kung ano yung tunog ng yellow compressor, no, mga kacha. Clean tone muna tayo. Gumamit tayo nito. Yan. So naka-open siya, naka-pula. Ito yung tunog kapag may yellow compressor. So yun yung tunog nung sa compressor, no. Tanggalin natin siya kapag walang ano. So yun yung tunog kapag nilagyan ko siya. Good siya kung ano, kung gagamitin natin siya kapag sa mga solemn na kanta, lalo na kapag sinabayan mo siya ng delay, reverb, or any modulation, no. Maliban na sa mga overdrive distortion, no. Pagdating sa mga solemn na kanta, gamit ko kasi clean boost, overdrive, ganyan-ganyan, tas nilalagyan ko ng delay, reverb. So medyo may iba, mas maganda yung mga gantong tunog, no. So try natin siya kapag sinamaan natin siya ng delay. Wait lang, adjust lang natin yung delay. Yun, yan. Yun yung tunog kapag may delay. So try natin siya pang may reverb. Yan. Yun yung best bet na bet ko kaysa sa overdrive or sa distortion or sa booster kapag
sa mga ganang tunog. Mas good na yung compressor para magagamit ko siya sa mga clean parts, no? So dako naman tayo dito sa Clear Boost by Kaleen. Ginagamit ko siya pampaangat lang sa mga solos ko, no? So dati nung time na pinahiram or binigay ito sa akin ni Kuya Marvin itong ano, Kaleen Clear Boost na ito, yung setup nito from my tuner, tapos sa Vox Stoplab 2G ko, tasang Stoplab 2G, nakaano siya dito sa Clear Boost, then distortion and delay, tas ano na, reverb ko. Mga nakaralang, ginamit ko lang siya para pang overdrive. Pero nung try na ginamit ko siya na distortion, then Clear Boost, yan, medyo umangat yung solo ko talaga. Mas inuna ko muna yung distortion bago itong clear Boost. Kasi yung setup ko, Clear Boost, distortion, then diretso na sa delay, then yun na. Pero sinunod ko yung sa mga setup ng mga gitarista na napapanood ko sa YouTube, kahit kay ano, kay Pax. Ito yung settings ko sa ano, sa Clear Boost. Level ko mga nasa 3, a quarter to 3. Tapos yung gain ko mga nasa quarter to 11 or 11 o'clock na. So soundayin mo natin siya itong Kaleen Clear Boost. So ito yung clean tone. Yan. So kapag ginamit ko siya na Clear Boost, pag may Clear Boost. So yun na mga kacha, nag-retake uli ako ng video dun sa part na ito na yung ginagamit ko, na which is itong Clear Boost, kasi dun sa clip na gamit ko na yung Clear Boost, then yung distortion ay maingay at hindi maayos yung tunog dahil sa nangyaring mga grounded dahil dun sa patch cable, no, which is yung kulay di lang ako nakikita ninyo dito sa tuner papunta dito sa compressor. Kaya pinaltan ko siya. Then nung trinay ko siya, nawala na yung ingay at yun. So goods naman na siya pag ginagamit ko siya ng distortion, then tong compressor, then yung boost, tapos delay, and yung reverb, no, mga kutsa. Kaya yun, no. So balik na tayo doon sa may part na dito sa Clear Boost, no. So yun yung tunog nung sa Clear Boost pag ito lang yung ginagamit ko. So try naman natin, no, which is itong distortion tapos itong Clear Boost. So ipagsasama natin siya. So unahin muna natin na which is itong on sa distortion. Yan. So ito lang yung sa distortion. Matry naman natin siya kapag dinagdagan ko siya ng Clear Boost. Yan. So tunog niya kapag sinamahan ko siya na distortion din yung Clear Boost, no. So umaangat yung tunog ng distortion, no. Try naman natin, no, mga kutya, no, which is dito sa Vox saturator ko. Open natin yung distortion. Itatry natin itong more. Kasi dito sa signature distortion ni Joey Satriani, ay kapag ino natin yung distortion, ano lang siya, yung normal lang. Pero pag gusto pa natin dagdagin yung bigat, no, imamore natin siya. Kumbaga ito yung nagagamit lang for lead. Pero ginagamit ko rin siya sa mga mabibigat na tugtog at pinapabigit ko pa lalo yung tunog ko, lalo na kapag nag-solo ako. Pin natin on distortion, then on yung more dito, tapos ipagsama natin itong Clear Boost. On natin yung distortion, yan. Natin ito, yan, tapos yan. Yan.
So hindi ko na siya itatry kapag sinaman ko pa siya ng reverb. Kasi itong reverb na ito, ginagamit ko lang siya for sa mga shimmering na mga tunog, no, kapag sa mga solemn songs or etc. pa man ng mga kutsa. Ang gagawin naman natin, itry naman natin na ipagsama itong tatlo na ito. Ito yung tatlo na ito, ginagamit ko lang siya for drive channel, no, mga kutsa. Yan. Pag dinagdagan ko pa siya ng more. Yan, so try naman natin kapag may delay. Talagang malaking tulong itong dalawa na ito sa akin, no, itong clear boss at yung yellow compressor, no. So kahit anong brand naman na compressor at yung booster ninyo, at magagawa nyo din yung ginagawa ko ninyo, mga kutsa. So try naman natin na ipagsama natin itong dalawa without ito, no. Niya. Pwede rin siya magamit kapag sa mga lead. Yan. So, try naman natin siya kapag may reverb at delay. Yan, kapag sa mga solemn songs. Kaya yung sinare ko dito sa video na ito. So kung may mga dadagdag kayo or mga comments about dito sa dalawang pedal na ito, just comment. Basa ko rin naman yan, no, mga kutsa. Yun lang, no, mga kutsa, dito ko natapusin itong video na ito. At hope na magustuhan ninyo at maunawaan ninyo yung mga sinabi ko dito. So please like and follow and subscribe kayo sa YouTube channel ko, Kincha TV. Hit the notification bell para updated kayo sa mga upcoming videos ko, no, mga kutsa. Kayo, ciao, ciao. Peace, ingat palagi, keep safe, at God bless sa inyong lahat, no, mga kutsa.